Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa Webes sa ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon sa mga pagbasa ay inaanyayahan tayo na ating ibigay ang ating sarili ng buong buo, buong pagkatao sa Diyos na ang ating pagmamahal sa Kanya, sapagkat mismo ang Diyos ay inaalay niya ang buong sarili niya sa katauhan ng kanyang bugtong na anak upang ipamalas ang kanyang dakilang pag-ibig sa lahat ng kanyang nilika ng sangkatauhan. Inaalay natin ang banal na misang ito sa lahat na mga nag-alay ng kanilang pamisa. Gayun din ang mga pagsusumamon niyong daladala sa mga sandaling ito para sa inyong kagalingan, sa kaluluwa at pangkatawan, at gayon din sa mga pagsusumamo ng mga taong ipinangako nating panalangin. Naway ang ating pagsusumamo ay kalugdan ng Diyos. Alalahanin nawa din ng Diyos ang mga taong pumanaw, mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang wala nakakaalala. At sa katahimikan nating ibulong ito sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin. At iyon namang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo ang nagmula sa angkan ni David at muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos,
upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Hesukristo at nang walang hanggang kaluwalhatian, narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang Kanya ay hindi itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ang nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, ituro sa akin. Ang kalooban mo ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo pong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng eskriba, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin. At iba pang mga hain,
Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligaya pong pagdating sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio, lalong-lalo na ang mga naglalakbay upang makanaig ang Diyos sa banal na altar nito. At sa ating pagtitipon ngayon, ating pagnilayan ang mabuting balita ng Diyos na nais ihatid upang tayo bigyan liwanag sa ating buhay, paghisikap upang maging banal. At napakinggan natin dito mula sa panalita ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo na ang isa sa mga halagang, pinakamahalagang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Diyos, ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip at ng buong lakas. We people, we humans, tayong lahat, minsan nagkakaroon tayo ng tendency ng kahinaan na kung ano lang ang sobra ang ibinibigay natin sa Diyos. Minsan, half-hearted lang ang ating pag-ibig na inihahandog sa Kanya. Kumbaga, kung ano lang ang sobra, yun lang na ang ibibigay nating pagmamahal sa kanila. Nasaan yung ilan, nasaan yung kalahating pagmamahal na katuon sa mga makamundong bagay? Mas minsan pinagtitiwalaan natin ang kapangyarihan ng mundong ito, hindi yung kapangyarihan ng lumika ng mundong ito. Nakakalimot tayo. Mas iniibig natin ang nilika lamang kesa ang Diyos na siyang lumika lahat. Malinaw na malinaw na isang pag-aalala sa atin ng Panginoong Jesus na ibigay natin ang pag-ibig sa Diyos ng wholeheartedly, buong-buo, without any reservations. Sapagkat ang pagbibigay ng buong sarili sa Diyos, ng buong pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya, ay isang pagpapamalas na ikay nagtitiwala sa Kanya, na ang buhay mo ay umaasa lamang sa Kanya, nabubuhay at nagiging masagana. Sapagkat ang mga kayamanan ng mundo at kapangyarihan ng mundong ito ay lumilipas, naglalaho sa takdang panahon. Hinihikayat tayo ng pagbasa ng Ebanghelyo. Huwag tayong magbigay lamang ng sobra lamang, kalahati lamang, kundi buong-buo, buong sarili, sapagkat ang pagbibigay ng sarili ay pagpapamalas ng pagmamahal, tunay na pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon po ay sa mga ilang banal na misa ay ginugunita ang banal o yung santong si San Norberto, isang obispo. Minsan niya pong nasabi sa kanyang buhay na ang ilan ay maingay, madaldal. Ang iba ay aligaga. Ang iba naman ay masyadong abala sa kanya-kanyang mga gawain sa mundong ito. Yun yung mga taong parang nasa urno na kung saan niluluto yung mga tinapay, oven. Parang sila'y nasa oven na bukas at hindi sarado. Kumbaga, di ba ang oven, kapag iniluto mo ang tinapay doon, hindi sarang-sara, tumatakas yung init mula sa oven at hindi nagiging pantay ang pagkaluto, hindi maganda nagiging pagkaluto ng tinapay o kung anumang putahe ang niluluto sa loob ng urna o ng oven. Parang ganun ang tao. Kapag masyadong abala, aligaga sa mundong ito, nakakalimot sa Diyos. Nakakalimot sa buhay panalangin. Hindi nagiging buo, hindi nagiging ganap ang katamisan ng eksperyensya ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, kumbaga,
ang pakikipag-unayan ang kalahati sa mundo, ang kalahati sa Diyos. Hindi ganap, hindi buo, kalahati lamang half-hearted. Sa buhay, sabi ni San Norberto, na ang tayo'y hinihikayat na maging buo ang ating buhay panalangin din sa Diyos. When we times comes, we come into prayer, tayo ituon natin ang buong sarili natin, ang ating isip, puso, at kaluluwa sa Diyos. Iawas mo muna ang mga pag-iisip mo sa mga pinagkakaabalan mo sa buhay. Sapagkat sa pagkakataon ng panalangin, ika'y nakikipag-ugnayan ng buong buo sa Diyos. Nagpapamalas ng buong pag-ibig sa Diyos, buong pag-aalay, buong pagtitiwala. Sapagkat kung buo man ang pag-aalay at pag-ibag-ugnayan mo sa Diyos, wala nang kailangan ikaw pang isipin sa buhay at problemahin. Sapagkat kapag nasa iyo na ang Diyos, wala ka nang iba pang hahanapin pang iba, sapagkat buo mo siyang tinanggap sa iyong buhay. Gayon, ang paalala sa atin ni San Norberto. Maging buo din tayo sa buhay, panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos, gaya ng pag-aalala sa atin ng Ebanghelyo, na maging buo din ang ating pag-ibig sa Diyos. Hindi lamang kalahati, kundi buo. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa ating lahat, sa kaligtasan at katubusan ng lahat, ang kanyang bugtong na anak. Buong buo, nang sa gayon, tayo'y maging ganap ang ating karanasan ng kaligtasan sa mundong ito. Sa pinangako niyang kaharian na tayo'y makakasama niya sa takdang panahon. Tayong maasa ay makakasama niya kung tayo magiging tapat, ganap ang ating pagbibigay ng sarili, pag-ibig sa Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala ngayon ang mga alay ay aming iniyahanda at iniyahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang lumong sa aming dumadalisay kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maiidaragdag sa kadakilang sa iyo'y ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganat sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinisinis ang esposo, kaisa ng mga apostol, at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina aming patron, San Francisco ng Assisi, San Norbert, San Francisco Caracciolo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kahalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. In sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At ang kamahatian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naririto si Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, ang tinapay ng buhay.
Siya ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mga bituin, nalikha ang lahat.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mga kapiyo, ang imahe ng mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Maynila, ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga Santo Rosario ng Mahal na Birheng Maria, imahe ng mga banal, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luwin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banalawisa, humayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.